Maririnig sa mga balita sa kasalukuyan ng bansang Amerika ay magbibigay ng malaking suporta pagdating sa pagdepensa ng ating bansa laban sa China kung mangyari na ang kinatatakutan ng lahat. Nariyan din ang bansang Japan na nasa panig din natin. Ang dalawang bansang ito ay mapapansing mga bansang sumakop sa Pilipinas noong unang panahon. Napasailalim ang Pilipinas sa kanilang gobyerno ng napakahabang panahon. Subalit bukod sa Japan at sa Amerika, kung pag-uusapan lang din naman ang haba ng pananakop sa ating bansa ay wala nang tatalo sa Espanya dahil umabot lang naman ng mahigit sa 300 taon na tayo ay nasa ilalim ng pananakop ng mga Espanyol. Pero ang malaking katanungan ngayon, nasa panig nga ba natin ang Espanya hanggang sa kasalukuyan? Kakampi nga ba sila o kalaban? Yan ang ating susubukang alamin para sa video natin ngayon. Kaya naman halika paps, sabay-sabay nating alamin kung nasa panig nga ba natin ang Espanya laban sa China. Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang Pilipinas ay nasakop ng Espanya sa loob ng 333 years mula 1565 hanggang 1898. Sa panahong ito, maraming naganap na lagim at biyaya na humubog sa Pilipinas bilang isang bansa. Sa haba ng panahong ito, ating masasabi na marami ang naging impluensya ng mga Espanyol sa ating bansa. Isa na rito ang pananampalatayang Katolisismo. Karamihan pa rin sa mga Pilipino ngayon ay nakabatay ang relihiyon mula sa Kristyanismong ipinalaganap ng mga Espanyol. Ikalawa naman ay ang edukasyon. Nagkaroon ng oportunidad na makapag-aral ang mga Pilipino noon. Ikatlo ay sa pamahalaan kung saan matagal na sinusunod ng Pilipinas ang forma ng pamahalaan na mayroon ng Espanya. Ikaapat naman ay ang wikang Espanyol, kung saan iilan sa mga salita natin ay hiram mula sa kanilang wika. At ang ikalima ay ang pagkain, kung saan iilan rin sa mga pagkaing Pilipino ay hango mula sa mga Espanyol. Sa tagal ng pagpapasailalim ng ating bansa sa kapangyarihan ng Espanya, kung may nag-iisang bansa na maaaring pinakamalapit sa atin at maaari nating mahinga ng tulong, sa kahit anong pagkakataon ay wala nang hihigit pa kaysa sa bansang Espanya. Mula sa ating mga pangalan, apelyido, lengguahe, tradisyon, kultura, pagkain, kaugalian, hanggang sa mismong pangalan ng ating bansa ay may bahid ng mga Espanyol. Pero nasa panig nga ba natin sila? Bago natin sagutin ang katanungan na iyan, pasalamatan muna natin ang mga bansang Amerika at Japan na nagpapakita ngayon ng malaking suporta sa Pilipinas upang depensahan ang ating bansa sa mga mapangabusong bansa gaya na lamang ng China. Medyo nakakatawa mang isipin na ang mga bansang ito kasama ng Espanya ay pinahirapan at inalipin tayo noon sa ating sariling lupain at inangkin pa ang ating teritoryo, ay ngayon sila ding tutulong sa atin upang ipaglaban ang ating karapatan sa Pilipinas. Mula nang sakupin tayo ng Espanyol mahigit sa 300 taon ng nakakaraan, patuloy pa rin ang ating strong diplomatic ties sa kanila hanggang sa kasalukuyan. Nangangahulugan ito na nasa panig natin ang Espanya at handa tayong suportahan sa anumang laban. Bukod sa mga embahada sa kani-kaniyang bansa, alam mo ba na maaari tayong maging Spanish citizen sa loob lamang ng 2 taong paninirahan sa bansang Espanya? Ang mga Pinoy na nag-migrate sa Spain ay maaaring magkaroon ng dual citizenship. Ito ay ayon na rin sa basbas ng Republic Act 9225. Ang mga government documents at ID tulad ng driver's license ay maaaring ibigay ng gobyerno ng Espanya sa isang Pinoy sa pamamagitan lamang ng pag-convert ng Philippine document sa Spanish. Marami ding mga bilateral agreements at kasunduan ang ginawa sa pagitan ng Espanya at ng Pilipinas mula pa noong unang panahon. Tulad na lamang ng Treaty on Civil Rights and Consular Powers noong 1948, Treaty on the Validity of Academic Degrees and the Exercise of Professions noong 1949, Agreement on Cultural, Sports and Educational Cooperation noong 2007, Treaty on the Transfer of Convicted Persons, doon ding
2007 at ang Agreement on Cooperation in the Fight Against Transnational Crime noong 2015. Ang mga kasunduang ito ay nagbibigay ng kaliwanagan sa ating mga Pilipino na ang bansang Espanya na minsang nang alipin at nang alipusta sa atin ay nakakatuwang nasa panig pala natin. Formal tayong nagkaroon ng relasyong diplomatiko sa Espanya noong 27 ng Setyembre 1947 at mas lalo pa itong napagtibay noong 3 ng Pebrero 2003 nang lagda ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo ang Republic Act 1987 na nagdedeklara na sa bawat 30 ng Hunyo taon-taon ay ipagdiriwang ng ating bansa ang Philippine-Spanish Friendship Day. Kung nais niyong makita ang kumpletong listahan ng bilateral agreements at treaties sa pagitan ng Spain at Pilipinas ay maaari niyo itong basahin sa Philippine Treaties online website. Sa katunayan, sa patuloy na tila pakikipagkompetensya ng China sa West Philippine Sea, ang Navantia na isang kumpanyang pag-aari ng Espanya na kilalang matagal nang gumagawa ng iba't ibang uri ng sasakyang pangdigma sa karagatan, ay nagsumite ng offer na nagkakahalaga ng $1.7 billion sa Philippine Navy upang palakasin ang ating submarine force. Ayon kay Guillermo Zamaripa, ang Key Account Commercial Manager for Asia of the Commercial and Business Development Division ng Navantia, magpapadala sila sa Pilipinas ng dalawang latest S-80 Saak Pearl-class submarines na may kasunod na pagsasanay o training para sa crew at staff ng Philippine Navy. Kasama na din dito ang submarine operation and maintenance upang suportahan ang Pilipinas sa ambisyon nito ng mas malakas na depensang pangdagat. Ang Isaac Pearl-class submarine ay isang long-range conventional submarines na may air-independent propulsion system at kayang manatili nito sa ilalim ng karagatan sa loob ng 3 linggo, hamak na mas malayo sa nagagawa ng ibang mga submarines na araw lamang ang itinatagal sa ilalim ng dagat at kailangan ng umangat upang magpalit ng baterya. Ang S-80 ay may habang 81 meters at may kapasidad na para sa sea to land attacks, intelligence, surveillance at reconnaissance activities, anti-surface at anti-submarine warfare. Kaya din itong tirahin ng American Tomahawk at Harpoon missiles na ginagamit ng US Navy para sa sea to land attacks. Hindi din nangangailangan ng maraming tao upang paganahin ang submarinong ito. Ang magiging base ng submarine na Isaac Pearl na ito ay sa Ormoc, Leyte. Ito munong pinakamagandang magiging base ng mga bagong submarine dahil sa maganda nitong geographic location, laban sa hindi magandang lagay ng panahon at low seismic risk. Kasama din sa plano ng Espanya ang pagpapatayo ng isang state-of-the-art training site upang maayos na maturuan ng mga Pinoy kung paano mas magiging epektibo ang paggamit ng makabagong submarinong ito. Ang pangalan ng submarine na ito ay hango kay Isaac Peral, isang 19th century engineer at siya ding nag-imbento ng makabagong submarino. Saglit siyang nanuluyan sa Pilipinas noong unang panahon. Sa katunayan, may isang kalsada sa distrito ng Ermita sa Maynila ang ipinangalan sa nasabing inhinyero, subalit napalitan ang pangalan ito taong 1962 na ngayon ay ang United Nations Avenue. Nilinaw ng Espanya na hindi na lamang nila basta iiwan ang submarine sa Pilipinas tapos ay bahala na tayo. Nangako sila na pagsusumikapan nilang turuan ng Philippine Navy sa tamang pagpapaandar ng mga bagong submarines. Kasalukuyan ding pinag-uusapan ang isang 5.2 billion pesos na kontrata sa pagitan ng Navantia at gobyerno ng Pilipinas sa pagsusupply sa atin ng mga close-in weapons. Kasama sa system na ito, ang isang 35mm Millennium Guns na maaaring ilagay ng napakadali sa BRP Antonio Luna at BRP Jose Rizal nang hindi nangangailangan ng mga major modifications. Marahil ay Japan lamang at Amerika ang laging laman ng balita pagdating sa mga bansang sumakop sa atin na suportado tayo sa ating mga pangangailangan ngayon. Pero isa din pala ang Espanya sa mga nais magpaabot ng tulong sa Pilipinas bilang noong unang panahon ay literal na malapit tayo sa bansang ito. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy.
Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas.